bin ar ang aton nga favorable endorsement. Bagus na mag-release ito tanda nga ECC. So, ratong action and ano, recommendatory? Yes, so. Oh. Recommendatory? Yes, so. Oh. Kung ato nga action recommendatory, ang buka pibura po lang itong recommendation. Ano man na po? Tuwa. Ay, ano niya mo? Ano ba? Dahil lang na din mo. Dahil lang, dahil lang. Ano mo? Dahil lang na din mo. Indoors. Order please. For clarity, Honorable Sugang, nag-aagi ron diya ka itong dahil requirement doon it DNR bago saan na matawan it ECC. Nga ni, buko na kita karon diya ga-approve. Oh, so, aton nga, action it na nga, sa guli ang palalawigan, buko ita nanay approval. May mga sitwasyon nga parehas karaya, nga recommendatory ang kita. Ay maski sa permit bukod man kita ro naga-approve sa aton nga ordinansa nga kita nagubra ro pag-approve ko permit application for permit kuraya lang nga extra kit gravel ansan hay iyat asar gobernador bukod at sa kuno ang palalawigan una sa atong ordinansa ron ngani kun ginakutan na mo na ano atong action recommendatory as required by the DNR so that they can apply for ECC. Klaro na to na. So in other words, nag-adto sa atong alima ra, particular mga bagay, dahil hindi sila matawar at permits mga ECC, kung hindi makakiri ka ra, katon, tama kita? Klaro kita ni karon, tama? So ako nga, because tumago na, may halimbawa kung umakiri ka ra, bukod at favorable na ito niya, rekomendasyon ay. Okay, settle tayo at klaro tayo. Madam Chair. The Honorable Cleope is recognized. This is just a comment, Madam Chair, no? Sa akon matana nga personal, in my personal opinion and in my personal observation, what we are only recommending is the findings of our Mines and Geosciences Division. That is what we are recommending to the governor for approval. Not the resolution of the barangay, nor the resolution of the Sangguniang Bayan. Because the resolution of the barangay and of the Sangguniang Bayan is likewise also a recommendation of the findings man kaandar ito nga local matana. So doon siguro ra ato, no, nga, that is why it is recommendatory because gin-submit naton sa review it aton nga nagakaigo nga departamento iya sa probinsya. That's all, Madam Chair. Oh, ewan man si good question ni Karen. Kung basahon ninyo rin yung committee report ay as per recommendation by the Geomines and Sciences, ruina mata sa barangay at sa munisipyo, ay they already did their due diligence using their own process. May andaman arito nga mga staff karon, may andaman ang sariling proseso kung naman sanda nag-endorso. Ay, kaibahan nyo man dun sa aton man nga evaluation, ay kung wagagit endorsement do barangay, what endorsement do sa kundi ang bayan, eh, hindi man yan iya kasaka ron. So anyway, I think that is clear now. Okay. Other matters, Madam. So if, the Honorable Tirol is in one shopping mall last. Oh, Ratoro, ha? Gindiskusyonan kung atong nga sanggunang panalawigan kung nagtaliwan nga daw, ha? Ay, hindi sana magkaintindihan, especially si board member Sugang, kung ano kita rong sistema, ha? It approval, it application for sand and gravel permit. Ay, mana kung do gobernador ga-approve malang kara, ha? Aban kinangan pa, nga, mag-agi ka, tunda, kung exclusive, ay resolution malang ra, pagbukong mat-mandatory, nga mag-agi pa, ha, iakaton, ag-aprobat gobernador, ay, roginahambaga ta sa local government code, dumandatory, pag-abot sa budget, ha, budget ita munisipyo nga ginasubmit, sa sangguniang panalawigan, aprobahan, ha, ita sangguniang panalawigan, aprobahan it, gobernador, oh, annual investment plan, mandatory. Ag annual development plan, mandatory man. Ayaman manaraya, resolution da. Ah, agbukon dat mandatory. Hamata
aprobahan pat gobernador pagi pakaton ay bako diyan nga special case or application nga ra it's sand and gravel quarry permit dayro resolution nga dapat gid mag-agi gid man sa SP endorso pagto sa gobernador. May reaction sa line 1. Good morning. Good morning, Prof. Engineer. Oh, good morning, Engineer. Nakatagal-tagal na panahon na tayo gina-approve ko mga kwaneron, quarry permit. Mm. What are you going to do now? Kung anong proseso, gina-question paghihapon. Ito yung Jujet. Kung tutuusin, application for quarry permit na rin umpisahan ka rin, Jujet. Oo, oh, ginsang aganda. Anat makato. Umpisa ka rin, ay application for a quarry permit. Ay, ano yung tao, naging ordinance yung tao, kung ano patang pinag-usapan, permit malang garon do gina-applyan, Jujet. Correct. At bago ka tao at ECC, gagi ka saro yung aron sequence nga rin nga. Na yung proseso. From the barangay, may resolution do barangay, nga ga-endorse ko ibuang application, magtoto sa LGU, endorse yung man na to, hanggang umabot sa actually, Rumay, actually, Rumay, pinaka-mayor ngit ang papel, do barangay, do concern nga barangay. Opo, dahil siya na kita karoon. Ito, ka public hearing karoon sa barangay? May public hearing karoon sa barangay. Oh, ayano, proseso mo lang ron ng Jujet, so everybody, hay, kay, nalalaman man do ginagawa at ibang padabi, mga sa level ko atong pag-gobyerno. Pero what was that? Kano authority to approve pati rosang guna ang panalwigan, approval na kano sa gobernur. Exclusive. Exclusive darong territory it gobernur. Makininangag, sandaro it sa sang guna ang panalwigan. Nung makabugo-bugo, what is new about this? Kano api itong... Sa kabuabon. Makato nga rang sa kabuabon, ha? Kabuabon ito gina... Kabuabon nga application it permit sa sand and gravel quarry operation. Ito kung matimaw po yung ginsangagan, raya nga proseso nga kabuhay. Ang bago nga ni, 1992 pa, tag-increar doong sangguni ang panalawigan, sangguni ang bayan. Daya mo doong sistema. Mao nga ni, mga Jujet, ano? Nag-ibayag ka lang kita. Ay kung bago ka kunta, ay mag-inquire ka, mag-research ka na, hindi mo tayo take up to sa mag-diniskusyon natin sa plenary, no? Ano, mga Jujet? Ikaw na mismo kung wakan nalalabuhan ka sa proseso, mag-research ka na eh. Oo. Hindi ba ka? Hindi mo ta-disrupt o mga proceedings o sa kwando yung mga actually, question nga, laughable na mga questions yan, Jujet. Actually, natagbo ko naman nga na ako ay natabing rasader matters. Ang nag-reflect, nga bukong agihapon, it will verse or converse and sa ngunang panaliwigan sa andamang proseso. Sige na question man ang nagihapon na sa makaroon. So, skaguas, guslob kung ito iba karoon. Tinubuhan nyo talabar ng mga tungkod di karoon. Paghihapon sa andatalam. Agising nga pa, bukong tatla, bag-uraya nga rang quarry permit. Kaya every time, once in a while, or from time to time, may naglatakarong ginatalakay ng quarry permit nga rin, Jeje. Ay bukong matsabay-sabay rin sa nag-a-apply. Correct, correct. Ay kung tutusin na nga ni Karahay, anak, ara it barangay nga problema, agagi mo lang sa tapat, sa tama nga proseso. Dahil nga kung... Ministerial, puro recommendatory yon ng Jujet. Dahil kung ano... Sa barangay, recommend. Pagto sa LGU, i-recommend, i-endorse, pagto sa ngunang palarigan, i-recommend. Ano ga-approve na karon, hay? Governor! Actually, dapat ang ani, ay do barangay rin may mabaw karang papel, ay kung ano problema ang magtuhaw, barangay gasaper. Ayun. Now, dapat ang anikunta, agad niya mamonitor, ma-regulate, aga sa eksakto nga lugar, gakwari, rayang mga concessioner, dapat hay, do barangay tangani, dapat dumag-monitor kita. Pero ito, Manjujet, na-mention mo sa eksaktong location, para makabugo-bugo ka, Manjujet. Rubokot at exactor o location nga kung saan do area mo nga ginaplayan di karon kagin magkwari. Dahil may iba nga mga circumstance nga nag-apply ka matod sa isang area, no? Ay hindi mo man makwari, eh, nilusob tayo tubig o maring hinakot yung tani Aklan River do ibo katong sand and gravel. Plus nga, sa bilog pa, ay waita strictong monitoring do ginaplayan at private concessioner. Halimbawa, rakon nga ginaplayan na tayo 100 cubic meters. Pero ro actual kung hinakot, high 1,000 cubic meters. Wa man sandaron ga monitor do. Wa it monitoring. Nga, that's why nga tanawa kay kakarampot gilang do gina income itatong nga probinsya sa sanan gua gravel quad operation paman.
wa it strictong monitoring. Wa maraming racket yan. Ay sa Pampanga number one nga source of income nanda sa nan gravel quarry. Taganda nga. Anang lahar nga ron? Lahar. Oh, tanawagin na sa nga ganun, kiha pa nga ni si dating governor Panlilio karon. Hindi, tag-governor matan si Kwan, tag-artista. Si Lapid. Si Lapid, katong multi-millionaire si Lapid dahil dyan sa negosyo na yan. Ag na-issue man karon si dating governor man, Panlilio. Oh, pag sunan gravel nga ron, what around ginamonitora, kanya-kanya matarong bulsa, alin pa to sa, ito sa area, sa location mismo, itga quarry, may gadilain siya doon, ay wagin matangin ang monitor doon, bang jujet. Isa ka pa, kung believe kita nga, kung exacto ro, may imong panabi, no? May imong area nga ginaplayan, ay hindi gina-survey pa nga ni ron. Wa mat aron ginasurbenta kung sinto survey nga ron. Wa man ganit pamamaraan nga imo gin i-define o i-demarcate mo rin mo nga ron nga permit area man jujet. Ginaturo kating karon it provincia kung si inka magkwari. Ro in charge karon ga-identify ay Romain San Jose Science Bureau of Provincia. Wa, o kung ito sa na mag-agto, makita na naro sitwasyon to, maski wa kat imo to sa permit area ito kat ning ipakwari nanda mao gyud yung question ko karon si Teodosio ano ang gina-require pa ninyo mga aplikante it permit kaya ay hindi man gani ninyo ma-istriktuhan nga di karon kayo sa imong within the boundaries na yung permit ay saan naman gani ko no gahambay nga kung medyo mahirap ka mating to mag-acquire sa imong designated permit area anda kang itugot to di ka tumana kailangan to may sun and gravel bag dito, nagaharang to, haputa to. So, kun mga taron, puro nga taron sa papel, wa taron it strict compliance pagdating sa imo gitang area nga gin applyan. Maroon dumaliwanag garon, mga jujet. Pero ito, pero dumaliwanag tay, ro aton nga SPA, nakukonfuse na gihapon. Roon, taro maliwanag nga parang nasa dugum patasanda ko, Diyos me, yun ayang... Ito nga naman, Judith, buti may kwan. Ito, okasyon sigurong kakulitin nyo man kita. Ano man nangyari sa andang atong integration? Ano ka ito nangyari? Actually, approved doon andang ordinansa. Ano yung integration nga ito, man, Judith? Andang Auckland Council for Asian Economic Integration. Oo, ano yun? Ay, tao, kung ano natabo, kumusta ta kay SP Moranya, kung nakamiting o na... Ah, kita mo. Ay, 2015 yun. Kita. Ayaw, dali lang January. Sana lang nga panig sa kalendaryo ay 2015 yun kita. Okay. Ang integration natin ay 2015. Sige. Nabasa ko, sinko nakita to. Ay, sa ANC yata nga itong mga tour operators ko, no? Kailangan pinag-usapan yun, no? Nagpreparar. ASEAN integration. Nagpreparar so, yun. Yun, ano, ro, status ka to? Nasa dilim pa rin tayo, katulad itong quarry permit natin, man, Jujer. Sige, doon na, follow up na galing. Thank you, good. Salamat, Engineer. Alas 5:59 oras sa Pilipinas. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. Ang bagong radyo ng bayan. 88.5 FM. Radyo todo. Mga abyan, nakaibayobla ka mo ng may-ari sa kalibog na kalidad kaling eksperto sa mag-install sa mga automotive products kapayos ng Auto Glass, windshield, car tint, safety glass, rubbers, acrylic plastic, kagsilans. Mga abyan, tama ka mo. Oo, kagwala nag-isigman pa ang IC Glass and car tint services. Masaligan sa ilang serbisyo. Ang ilang opisina, diri lang sa barangay Estancia, Kalibog. Sana magtawag sa telepono 268-3413 or cellphone number 0919-994-8376. Pangitao lang si Jeff Javier, ila branch manager, o si Ian Dirilano, ang tag-iya mismo. May doma sila ka-branches sa Kilometer 2, Lawaan, Roa City, kagang ilang main branch sa Buhang Top North, Mandurriao, Iloilo City. Pero mga abyan, hindi na kamuya mo ita sa iban. Magpa-install na tayo sa inyong mga kinaglanon sa automotive products sa ANSI Glass and Glass Services. Di kalitad, kagmasaligan! 24/7 Quick Mart is the first and only 24-hour grocery mart in Boracay. If you want your money's worth, 24/7 Quick Mart is the answer to your needs of fresh, canned, and processed meat, vegetables, fruit and snacks, toiletries, kitchen supplies, beverages,
souvenir and gift items, and medicines. 24/7 Quick Mart also has Korean food, snacks, and ice cream. A snack bar and a fresh fruit drink stand also offers ready refreshments for shoppers. Come now to 24/7 Quick Mart by the main road, corner Balabag Road in Station 1, Balabag, Boracay. If it's quick and smart, it's Quick Mart, your quick and easy grocery solution in Boracay. In today's busy world, no homemaker or career person can afford to waste precious time doing the laundry. Well, we'll wash your worries away. Chashell's Sanitized Laundry and Dry Cleaning offers a wide variety of laundry services. Wash, dry, and fold a minimum of 3 kilos at 35 pesos. Wash, dry, and press. Rush jobs also accepted. Chashell's Sanitized Laundry and Dry Cleaning, located at Mabini Street and Barangay Estancia, Caligua Clan, with telephone numbers 268-3276 and 268-9341, with main branch Caligo Sanitary Laundry and Dry Cleaning, located at Bantod, Manok-Manok, Boracay, Malaya Clan, with telephone number 288-5376. Chashell's Sanitized Laundry and Dry Cleaning and Caligo Sanitary Laundry and Dry Cleaning, owned and managed by Sheila Cipriano. Umay maagi nga kagwapo mo sa lakyan. Sus ang driver, si Butchok gali. Parahan ko siya. Pre, din ka makanto, pre. Oy, pre, ma-plelo ko na eh, pre. Ano ko to? Ma-pachins all ko, tune-up sa lakyan ko rin. Eh, tinga nga si Lilo, gidaw. Di wala man din sa aklan. Ano nga, Wayman? Ang sikat nga auto care center sa Makati? Oh? Ari, hindi sa kalibo. Tood ka, pre? Ay, dira lang sa atubang sa Linets Garden sa Roas Avenue Extension, Kalibo. Agli? Oo, oh, kompleto na da sila part. May engine overhauling, change oil, tune up, under chassis, kag preventive maintenance services. May electrical works man sila da, alternator repair, starter repair, general wiring reharness, electronic tune up, kag iban pa nga mga electrical and electronic related works. Hindi lang na part, may aircon works man sila, auto aircon cleaning, troubleshooting, conversion, may tin smith man, general body repair, auto collision, pati painting work spray, may ara, wash over, kag undercoating. Ah, dali, pre. Di nalang ko magpailo eh. Insakto, ginang decision mo, par. Hindi ka na to magpailo-ilo. Kung gusto mo, pa-appointment ka anay. 268-3386 or text ka 0920-960-2621. Sige, pre. Thank you, kita. No problem, ah. Hearts on Wheels, your one-stop shop auto care center in Calibo. Johnny's Refrigeration and Air Conditioning Sales and Service Center, the authorized service center, contractor, installer of split-type air conditioner. Also accept repairs of rich-in chillers, rich-in freezers, refrigerators, freezers, washing machines, and other home appliances. Johnny's Refrigeration and Air Conditioning Sales and Service Center also supplies walk-in storage of any capacity. Johnny's Refrigeration and Air Conditioning Sales and Service Center, located at Station 3 Mangayad, Manok-Manok, Boracay. Just contact 288-6078 or 288-6216 or cell phone number 0927-293-2792 and 0921-327-9880. Jolly's Refrigeration and Air Conditioning Sales and Service Center. Central E-Bingo Entertainment. Central E-Bingo Entertainment. Let's play E-Bingo. E-Bingo. Have fun, get lucky, and win big. To any E-Bingo machines. Bingo Electric Thunder Series. Bingo Kingdom. Bingo Flash. Bingo Magic. Mega 3. Bingo 8-Way. Bingo Top Plus. Bingo Plus 3. Bingo Volcano. Bingo Multi Plus. Bingo Multi Champion. Let's get lucky at Central E-Bingo Entertainment. Located at Punta Tulay, Bulwang Lumadya Clan. For more info, call 265-3064 or text 0933-169-3249. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng NSS Sound System Boracay. For your quality and affordable sound system needs in Boracay, contact NSS Sound System at 288-6080 and look for Sito Salibyo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, ang bagong radyo ng bayan, 88.5 FM, Radyo Todo.
Alasay 5 oras sa Pilipinas, balik sa atong pagpangalagad. Standby kay Konsehal Kim Milgarejo ay kanatay pagi rin ang concern. Ang agin paabot katon nung Jojet, good morning, nung may akon kuntang request kimo para man ra sa kamagayran kung mga tawo sa laser na. Wow. Haman, concern ko nung do mga iwag ina sa laser na tag project it barangay. Baga, tag sa likod na karsada, abo abi samad ag may mga tubi. Oh, kabuhayin ko nurang again paabot sa konseho until makaroon kay matsawa pa habad jiti gihapon. Iya sa linya si Kagawad Kim Melgarejo. Konsehal, good morning. Yes, good morning. Katotong Jujit. Good morning. Matatang pa lang. Kibo ka lagi paagi. Rayan concern nga ra sa sila sir na ay pinambilog lang ko ng poste. Ro nagatindog nga roana nga iwag anang bumbilya nagahayag kagabanan sa Madyo nagmay mga sugod yun yan nga tubi kunuro rayan nga street light. Konsehal, yes, aware man yan nga nakaroon ka to doon, Jujit, no, nga nakita man natin nga ruibang poste di karon sa aton nga revetment pole from Dibag na extension hasta sa Puduksin ko ay huwag maghayag. Mm-mm. Actually, wapat reklamo karon daton nga pamuguyo edi karon sa sila sir na ay ginpabot ko natin sa barangay council pero do yun yung problema. Mm-mm. And then that's why gani nga do constructor yata karon ay ginpatawag at ginpabuuro puro mga basted si bumbilya. Dahil do dato ito kuno katodong judges nga mga balbit do yun nga street lighting ay under pa sa warranty. Kaya okay. Ipatagang patanda man ito sa Manila para bayluhan do yun nga bumbilya agud may balik rin nga ito man katodong judges. Suno nga ni sa akong nga nabaton yung information ay after Pat Yulandar o ibang nga mga bumbilya nga ruhan na nga sugod ay may mga tubi. Yes, before po, as in, ano pa nga ni Katudong Jujit, no, before Pat Yulanda, dahil doon yun, Katudong Jujit, nga, project is lighting, eh, kung nakatanda kayo na timdog ron, ay, wa, pagkita nakapungko sa konseho, daya nga rin, makamasin, no, even though, wa, kita karon na, ambot, ay, ginatingwang, ginatong doon, nga, mabalik, kagiro, ruruyun niya, doon niya, mga iwag para man doon sa safety at ang pamuhuyo di karon sa itong budget. So, contractor gali ko ng street light sa Manila pa? Well, iya man aron pero ginpadagan na natanan ro pero ginpadagan na natanan do yun niya iwag dito sa Manila. Ro nagbuo nga karon ka to doon budget ay si ano si Mr. Leonardo Palmon para mabuo lagi ro iwag no nagipadagan na sa Manila ka to budget. So ro iwag gin buo ito sa Metro Manila pero ro contractor local mata. Yes, ito noon. Wa pa nagtapos ra nang warranty. Ano ro warranty karo 1 year? 1 year warranty siguro ron ito noon jud dahil doon nga ron nga doon yung iwag kung hindi ako magkasala ay LED ron nga iwag ito noon jud. Mm. Kano nga ni matandaan mo kung kan og in construct da? Kung ro 1 year period ay wa pa naglapse? Pero kung hindi ako magsala ka tulong jud na umpisa ron na umpisa naghayag ron ay October 26 karon. So dali lang may susubra lang sambungan nag matapos do warranty. Yes, by ito man gidron ka todong jet kung hindi man nandar mapadagay maubra kita karon eta no request sa council man para kung hindi dato matigayon nga datong warranty ay hindi nanday i-valid ay wag no choice kita kundi maubra kita eh bagong resolution sa aton nga council nga maubra bagong mga iwag para di karon katulong budget. So klaro makaroon nga hindi ninyo mabudgetan pa dahil nga ginahugat ninyo ay may warranty pagalira. Yes, katulong budget. Oo, ay kanugon do warranty matuod. Agasusan niyo nga una para warranty, aga paltos. Aro, roray nga nga iwag kung pamanit nakakasugod na mga tubi. Kara, konsehal. Doon man yan ako na natatanaw katulong katulong budget no kung ano dahil
nakita man ako niya, bro, doon niya ron niya, no? Doon niya ron niya, mga iwagay may suod ng tubig. Malibunog ba ni Mau? Oo. Oh, ay, that's why nga na ginaano nato nun, tingwagin nato niya, mapaayos yagi, dahil agad ma, maging, ano ba, maging manami, bro, wag maging tayo yun, bro, pag manerbisyo doon niya, wag para sa itong pamulo ni Garza. Agara, sige, da, si Manro Caso, makarot panakaw. So, ganun, gato nun, Judy, dagdap ko li, magkaroon na Raton nga, I'd just like to inform the public, especially sa aton nga barangay sa poblasyon sa Panuat Calibo. Just in case nga makita unang daw aton nga barangay patrol nga nagarunda, makaroon at kumayan na kinangan nga bulig, ay mag-approach at dahil makaroon nga ito nung Jujit. Since last week ay na gin-organize na ito nito man, ro visibility patrol at aton nga mga barangay tanos para mention na ito to safety. Kita ito niya pamuyo, just in case nga may magyan kita na mga problema, ito niya aging magpatsap ito nung Jujit. Agalong, along sila sir na hay wawot problema sa karsada? Yes, ito nung Jujit. Tanan, pero gaba na ito makaroon niya tinutuyo ay pro welfare and satisfaction ito niya pamuyo ito nung Jujit. Ay may karsada Rizal, gapo sa Artisyan, gapo sa Purukres 4-5, asa tulay, gapo sa man makaroon. Yes, katulong video. So, bisan mapasadahan lang ita aton nga mga barangay tanod, aton nga barangay patrol ba? Yes, may actually ro ano, ro aton nga barangay tanod, wa ang doon gisakay sa patrol, bali may naman karon nga gapapuga. Pot patrol. Katulong video. Okay, sige, Konsehal Kim, thank you very much. Salamat gid, Konsehal Kim Milgareo. Yes, katulong video. Bugid nga salamat sa aton nga sa inyong kaguyonan nga lagi ta. Kapon, rest assured the constituents sa barangay populasyon nga what ginahangad ro inyo nga barangay council sa Banwat sa Populasyon Calibo kundi ro welfare and satisfaction doon ay under sa leadership ni Mary Gina Cebito Ribaldo agrana nga barangay council agatabuliganan na ni kara para sa ikamayad na kinamil ato nga barangay dahil gapate ako katulong Jujet nga wat mabaw nga problema wat mabugat nga ubrang kung tanan kita nagabulig at abugin niya siyamat may dahil kagano'n Miguel Pesador. Thank you very much, Konsehal Kim Milgarejo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan ang bagong radyo ng bayan 88.5 FM radyo todo alas 6:00 oras soro do problema gali ha kun pamanit nabuhayan rong pag-ayos pag-repair ha kore nyo ron nga bombilya ruana bing pinaka bulb ha tag nagahayag hay sa sugod sa guwa may mabaho nga ron nga malibunog ngayon mo nagaprotekta ay mo nagaprotekta sa pinaka bulb gid nangawa kita ay hapasadahan ta pamanit may mga sugod na makong tubi ha ra nga mga posting nga kuryente considering nga naputos imaw ha putos ga putos ay kun si inagagi ro tubi paman nakasugod ag ha kung naman ito agali mabudgetira, ita barangay council, hay bangod nga may warranty, 1-year warranty. So, ginpadagawin ito sa supplier, ita daya nga mga posting at kuryente sa Metro Manila, pero mga guba, samad, nga mga bulb, bangod nga, napundi, ay nasudlan nga ni, nakakasugod a, dong tubi uwan. Na usang bilog pa nga dapat tanawon kara kung mabailuhan do mga bombilya ay dapat tanawon ita contractor ha kung pa man nakakasudong tubi dela mangin useless lagi hapon ni mao o halimbawa binailuhan dong napundi nga mga bombilya ay magahagon arong bombilya kara ito papagbak ka sa Metro Manila assuming nga umabot abi inaga habailuhan do bombilya nagahayag gurimaw ag umugan nyo man sa masunod nga adlaw sudlan nyo matubi pundi ka man gihapon so dapat tanawon da pamanit nasusudlan ni tubi aray nga mga poste nga tiwag nga ginasusanda at mahal itaton nga ha, gobyerno mga kasimanwa alas 15 oras sa Pilipinas si board member Morania agang-agang linyada na si SB Soviet balikan ta si Konsehal Soviet ay makaroon nga gahon nakatagana nga pagkatalakayon
sa Committee on Environmental Protection. Dayang urgent request. Kuaton nga Gobernador Florencio Joven Miraflores. Agray nga ng urgent request ay base manda sa nangin rekomendasyon. Nangin rekomendasyon ita atong Department of Environment at Natural Resources. Ayong national government, dung presidente, nagpapanaog itsang ka, order, nga may moratorium, pundo, may moratorium sa bilog nga pungsod Pilipinas, nga bawal mag-utod it bisan nanong klase nga kahoy mga kasimanwa. Now, doon aton nga provincial government may project. Dahil nga 36 million commercial center. Nga, inutangan yun nga nira, agad nga ipatindog, di karon sa compound ita Dr. Rafael S. Sumbukod Memorial Hospital sa Lipwing, it compound. Kara sa Prente, ita academic center kung aton nga provincial government. Ngaroan ang pinakapunta, high corner it maagma, ag mabini. Kung siin, may una nga daywang puno it mangga. Nga maabot, kurang ina popular nga nga project. Ayroan ang sistema ko project LI. LIMAW. So, happy to nagid. Rayang daywa ka mga puno at mangga. Now, sunod sa DNR, hindi pwede nga ipa-autod it probinsya ron. Ay may moratorium mga kasi manuagin papanaog. Doon ato nga presidente nga ni. Now, suno sa DNR, pwede maidiyahan nga motodron. Importante, ay may resolusyon roon ato nga provincial government through sa sanggunyang panalawigan nga wa naga-object sa pagpa-autod ito nga daywang punot mangga. Considering nga una man nga ni sa property, itatun nga provincial government. Kinangan ko ng utdon, bakod gani ko, daya nga iga pa rin nga project, karari ang commercial center. Ugaling may mga concern, especially si board member Subiet Dela Cruz, at si board member Morania, ay according kanda, may historical value. May historical value, rin ang daywang puno at mangga, nga kabaho-baho nga ni mga kasimanwa, ay bangod niya sobrang kuno 100 anyos, roan na karang edad, nga dapat i-preserve according sa atin nga mga board member. So makaroon ay ikapatawag, roong sanggo niyang panalawigan, aga representante, it gobernador, agad niya maklaruhan, kung ano kita, roong importansya, itdayang kahoy, agbaga, sabwag, makasabwag raimaw, makahamper sa rayang development, bangod ko rin construction at commercial building kung ato nga provincial government. Thank you, Madam Chair. This pertains to urgent request, Madam Chair, of our governor. The Honorable Sangguniang Panalawigan of Baclan, Province of Baclan, Calibaclan. Greetings. Enclosed is a copy of a letter of Dr. Michael Terencio, Provincial... Ay dapat abi, kung certified as urgent, automatic dapat maaksyonan, itaton nga sangguniang panalawigan. Basta, certified as urgent. Bangod nga kinahangan yung kuno nga, utdon. Pero bangod nga ni ko, environmental concern, haygin pa iway or approval ka na. Department Head, Economic Enterprise Development Department, requesting for the passage of a special solution, interposing no objection, the cutting of two mango trees located at the Dr. Rafael S. Tumbukon Memorial Hospital compound, Madam Chair. Pangayo ang ating governor at resolution of no objection for the cutting of two mango trees sa may hospital po na Daiwa Kamanga. Ay may mga letter mo from DNR as required of by the DNR.
ano rin ginap ngayon. Two mango trees, that, can you specify the location? The location is located at Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital Compound. Ang daiwaso na kamanggaron sa may kanto, no? Medyo galing yun na ron. Madam Presiding Officer. The Honorable Mayor is recognized. So, on that score, ay may mga appropriate government agency matakaroon do may authority. And let us bear in mind, and that isang gunian is not an investigative body, but a legislative body. Honorable Mayor, I think you are talking about a different matter that has been settled already. We're talking about the two mango trees. On that mango tree, we will endorse it to the government concerned to look into the matter and to file an appropriate action. Kinangyan mo lang it, resolution, isang gunian palalawigan niya, wa kita nag-oponer. Wa kita nag-oponer sa pagputo kung yung daywang mango trees yun, ikaw sa hospital compound. May request yun do si Dr. Terencio sa DNR. Ay kinahangyan siguro it resolution sa sangguni ang palalawigan niya wa kita ga-oponer karon niya. Kung, Madam Presiding Officer, kung do pagputol ay rationable, ang may base, I will support in resolution. But kung do pagputol ay uwa sa lugar, ay siguro it is not proper for the sangguniang panlalawigan do. But for as long as pagpoto ay may rason gi para sa necessidad, ay ako I will support any resolution to that effect. Doon niya nero ginakutan na, for clarity, kung siin man daro yung ginaputol. Hindi man mag-request do gobernador karon kung wa man ang dahi istudyuhin. Madam Chair. The Honorable De La Cruz is recognized. Thank you, Madam Chair. Having spent my childhood days in this particular location, I think the mango tree referred to in that letter request is are the mango trees that will be leased by Jollibee. There are two very prominent, and I think these are more than 100-year-old centennial trees. All I'm asking from my dear colleagues is, if these trees do not pose any harm or danger, I hope there should be some sense of protection on the part of our environment. Millions of pesos are being spent by other municipalities and cities to maintain green, no, or to maintain old trees in their localities. And I do agree that development is a need, that sooner or later there will be improvement in the municipality of Calipo. May una be nga mga lugar, kabanwahunan, kaprobinsyahanan, bisan sa syudad, kapingit sa ibang nasyon, mga Japan nga ra, ray nga mga century old nga ra mga kahoy, ginakuragan para, ginaobrahan pat kuray, agod nga proteksyonan nga masamad. Bangod gani ko ana nga historical value mga kasimanwa. Now, makarunong probinsya, may project nga commercial center. Ag kinangan ko ng utdon, raya nga may historical value nga punot mangga. Ay, kung hindi pag-utdon, mapiktuhan do plano, do original nga plano, itaton nga provincial government. Gani, necessidad nga utdon ginimaw. Bangod ko rin nga nga proyekto. Naurupangutan ay, nag-post bagar emaw it danger sa life and property itaton nga mga kasimanwa. Konsin, according sa DNR, may una, may peligro
Saro niya puno it mangga. Natagbungan na ako sa dinar kung na pamanit na may peligro sa kabuhi ko ng propiedad. Considering ha, nga rin mangga nga ron, nag-exister gon, it's obra sin anyos. Ay, wamanita, ha? Disgrasya, wamanita, kung anong ginsamad niya property, pero yun nga puno, ha? Daywang puno it mangga. Paman makaroon pa yung dinar, naghambay, nga, nag-apose si Mao, it treat sa life and property, itaton niya mga kababayan. And in the province of Baclan, but as much as possible, we have to protect also century-old trees, no? For maintaining a balanced ecology. So if what is referred to in that letter request are the cuttings of these two mango trees, I will have my negative vote on that. Thank you. So, kondo ginatumod ko ng mangga, ha, sano kay SP Soviet, ayon sa kanto, it di maagbag mabini sa compound at provincial hospital, hay hindi imaw magpasugot. Negative ra nang mangin boto sa rayang ginapangayo nga resolution ni Governor Miraflores interposing the province interposing no objection dungaton niya provincial government sa dayang pagpautod it daywang puno it mangga. It's recognized. I share the view of my colleague here because I've stayed in Calibo more than 50 years. And these trees are very prominent. They have been giving protection to some other structures in the area. And you know, if... Oh, according kay Ispi Morania, kay nagataw pa nga ni kunot protection sa pila ka mga struktura. Paano ro din ar nakahambay nga may peligro sa kabuhi aga propiedad itaton nga mga pumuyo raya nga puno itmangga. If we want, if we are cutting trees, it's just very easy, but it's hard to grow. I think if I may suggest, let us refer this matter to the Committee on Environment, so we'll be able to summon these people in order to shed light on the matter. Madam Chair, may una karon niya, akita ako nga, argumento na, pero kaliman doon. Pero Aklan Lambert, gusto na nagputlon anay ko mga panday ro akasya, but the old masing said, ay, di po inas naman ang kahoy rakakon. Ito nyo ba na pagtabinga? And until now, it's there. More than century old yun doon. That is true, Madam Chair. O, Roger, refer ni Board Member Morania, taga-ana nga nga, puno takasya, ha? Una, sa sugod mismo, ha? Sa sugod it building, it Masing and Sons Corporation, kara sa may 19 martyrs, kara sa kilid ko aton nga, Calibo Police Station, ayaron, sobra man sin anyos yun doon, ginprotektahan pa, ha? Ginprotektahan pa, kutag ana, ha? It Masing. Here comes, doon niya provincial government, gobyerno, nga dapat magproteksyon. Saray nga mga may historical value nga ra, nga mga purong kahoy, ay imaw nagaayo, nga ipautod, imbes nga proteksyonan, to give way, saray nga project, it provincial government, dayang building nga pagarintahan, it Jollibee, ag iba pa nga mga investor, mga kababayan. Development and at the same time protect our environment. So, I think... Okay, Honorable Flores, perhaps it would be more prudent to refer it to the Committee on Environment, and then you can schedule immediately a hearing. You don't have to wait till Monday, so you know exactly. Perhaps maka pwedeng ma-adjust sa architectural plans. So, Madam Chair, how about the, you know,
urgent request. If there is a question that does not, I know, even if it's urgent, if there are questions from the members and they need to be satisfied, you can refer it to the Committee on Environment. Okay. And schedule a meeting right away. Madam Chair, ano ba yung, sige, basta na-refer na. Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan ang bagong radyo ng bayan 88.5 FM Radyo, radyo todo. Even though nga the request ay urgent gin desisyonan ita plenary nga i-refer sa environmental protection ag dapat matod nga makalaruhan ay base pwede pa man ha nga ma-adjust dong structural plan kore nga na proponer nga ra nga proyekto kunsin una agun nga ni available yon dong budget ag dapat kuno maumpisahan dong project as soon as possible mga kababayan ay may nakakontrata gon nga mga investors doaton nga provincial government ay suno sa vice governor base pwede pa man nga ma-adjust kay pilang dupa malang ha wrong cover it na sambit nga mangga o galing do ginakawagan ay rogat kunot mangga ngaray bukon tat pa idagom ha iyat tay mo sa ibabaw wag base sa maro na ha dong igapatindog garon nga structure mga kasimanwa pero humanit anat masing aron wa man nawasak ra nang ronit masing sa kabubaho nga akasyagra ng ugatay gapagangapaw man ha so dapat mahayagan ayro rason malang ako namat pwede kunong putlon according kay Senro Meriler Borca ay kung nagapog si maltreat sa life and property itaton nga mga pumuyo kunano na nano nang inbasihan itaton nga taga DNR especially do mga forester nga nagkandak it research mga kababayan standby balikan taron aya sa linya na ba karon si Katodong Jess Alonso Alin sa Kalibo Police Station basta balitang pulis katodongan kaisaran kay true-blooded Katodo Jess Alonso Radyo Todo live report mga insidente aksidente nga nagkinatabo sa Banwat Kalibo sa nagtaliwan nga 24 oras sandig sa pulis blatter report wages nakangkon na tanan ita 14 gid nga tama ita pagpamaril katorong jet sa tang ka 25 anyos nga rang gaya kay matapos mabarilan na kabiya sa may barangay istansya ya kada sa Banwat Kalibo nga gin kamatay matapos gin padangat sa may provincial hospital ang biktimang si Justine si Sony Assister 25 anyos sa barangay istansya ya kada sa Banwat Kalibo ginasugid sa samtang mga nagasarakay mo sa baraka katorong jet sa tikkel sandang may residensya bata pa 25 anyos bang kana ag insigida karang gin baril nga tumama sa anang may likod nga portion daywang ka tama sa anang karang may dugan ag sa portion it ada karang sige nga sumatotal nga nakaangkon kara imaw ita 14 gid tanan ka tama it pagpamaril gamit rong 45 kalibre nga baril katulong jet pero karga sa 45 aga sin pila karga kilo rosos may sulos pagpungarana kay nakatulong jet o base ko nagapos yapos rubala May 14 gin mat ako nung sang kamagasin pero may una man ko nung wago posible nga nag-reload imaw kon wago nga nung sugod ita nang magasin una pero may mga magasin ko nung abi nga 14 rong sugod so basi posible nga gin ubos na tanan sa sang ka biktima rong sugod ita nang karong magasin katarong jet okay ba bukod basta-basta ro akig ko suspect sa biktima grabe kita ro riya ka akig na katarong jet eh syempre kun ikaw may puntariya mo sang katawo sang bilog dayway okay yun eh ay dato 14 gida tanan ka mga tama ita pagpamaril ag bumaktas mata ko rong suspek kara katarong jet pero wa pa it identity rong suspek kara katarong jet ag padayon pag gapon nga ginaimbestigan ko nga katapo it ano trabaho ko biktima Jess may bubaraka kun maura katarong jet dikara sa nang may residensya man magwa sa baraka wa ita trabaho ra katulong jet eh. Siguro do yung business nanda sari-sari store. May asawa ni Raga Ungaman
aga may mga transaction matabing iba business man anak karang asawa aga sabilog sa mga ginatan-aw nga rason nga daturo nga naging motibo nga nadagahi raya karang biktima nga si Tony assistant katarong jet hindi na ron na may makipag-angot kita sa pamilya sa witness aga mismo sa asawa kara ita biktima katarong jet sa programang Todo Latigo rong kabugusan aga tuloy nga detalye kung hamat na barilan aga kung paman ita dato nga oras ay makaragid rong nadangatan ita nasambitan nga biktima. Samtang sa dugang karang balita magaling sa Kalibo Police Station may pagpamuno man nga nagunta di kada sa may barangay Bacau Norte ya kada sa Banuat ka Kalibo na kilarang biktima si Geraldo Sabala 45 anyos ita nasambitan nga lugar. Samtang naginom-inom sa panimangay ka ni Certain Edgar Villanueva nagabot ang suspect nga si Cesar Tomas Ara 47 anyos ang naobserbahan nga una sa rat influensya at pagkahilong ilimnan ag una kara katarong jetay binunagan kanimot sa ratan stick DUI o galing nakaiwas daya karang biktima ag pulihi kung makarata siyaw ng sabitan nga suspect ag binuno rong nasabitan nga biktima ang nakaangkon karata lasos anang may porsyon karata lima ag in-advise lang nga magpabuhong sa Dr. Rafael Stumbuco Memorial Hospital ag na-recover dong siyaw nga ginagamit it nasabitan nga suspect ag imaw karahay presenting gin detain sa Kalibo Lakap Cell. May pagpanakit nga gin pabler sa Kalibo Pain Station alas 9:56 rupang orasyon si Leonilo Macaya 39 anyos ito ilang-ilang seat ya kara sa banwa ta Kalibo imaurahay suspect sa kasong RA 9262 aginasugid imaurahay nagpamayo kay Jeffrey Lopez 32 anyos ito sa mitanman nga lugar ang nakaangkon karat sa lastos anang uyahon agin advisean man nga magpabuong sa Dr. Rafael Stumbuco Memorial Hospital ag suspect ka ay presenteng nakakong makaron sa Kalibo Lakap Cell. May alarma ag iskandalo nga gin pablater sa Kalibo Infestation alas 7:40 rupang rason si Amparo Grinio 60 anyos ito Tingreya Street ya kara sa banwa ta Kalibo ginasugid matak na alas 7:30 rupang rason dang si Certain Role Sirodo ag Certain Nestor alias Budoy ay naobserbahan nga una sa impluwensya at makahilong ilimnon ang nag-adto sa anakang residensya ag nagpanggulo ag nagawala rong dayutan ka mga suspek ag dayang insidente hinagtugar at kakuba sa park kata sa mitan nga tagrik na mo agin pakamay dahil lang agin pablater sa Kalibo Police Station na sa mitan nga insidente agin refer sa barangay justice rong nasambitan nga insidente. May pagpanakit man sa gihapon naging pabater sa Kalibo Police Station alas 2:55 rupang rason kahapon karat hapon si Nilo Beltran 47 anyos ag native karat sa poblasyon sa Banwa Libacau ag presente ang nag-star dika sa may barangay Dinabuan Norte ya karat sa Banwa da Kalibo ginasugin matak na launa rupang rason kahapon it hapon then si Certain Junior Namay ay makunura kay giniyook agin bayo katarong jet ang nakaangkot ra imota lastos at nakarang agawas agin advice lang na magpabuong sa Dr. Rafael Stumbucon Memorial Hospital sa gihapon gin refer sa barangay Justice barangay Linabuan Norte ang nakarang problema. May nakakaon karat tuba-tuba katarong jet wow. Nga nahilo rong nga tatlo tanan ka mga inunga. Ano? Makaroon, tuba o tuba-tuba? Tuba-tuba kung naroon katarong jet eh. Tuba-tuba? So, tuba-tuba kung naroon tawag. Ah, sige ah. Kung may idea, pero hamay na tuba-tuba rong anakarang nahakaon ita. Tatlo tanan ka mga biktimang nakakonfine makaroon sa Provincial Hospital Deng Sanday, Ana May Quadrante, limang dagon, Angela Quadrante, walong dagon, at Anjanet Quadrante, kapong dagon, tanan residente sa barangay Kaano, ikara sa Banwa, ta, Kalibo. Kahapon, karot hapon, matak na alas 3, nagpaganuka, rong nasamitan ng mga biktima, matapos yan, ikon nga magkaon, ita bunga, ita tuba-tuba, saan nakarang likod nga porsyon, ito panamagay nakatonong nasamitan, nga kinaon it mga biktimang mga minor de edad ag nagpangain nagpanguya ag nagganyong tiyan katong jet ag makaron hay may ayan kuno ay ginsuka it mga biktima tong anda karang nga mga kinaon nga bunga tuba-tuba ag makaron hay presenteng naka-confine sa surgical ward ag inobserbahan pa it attending physician ay mananambaro nang kuan gara nang anang busog ay mata mani ko no mataniyo pero pamanit kan mo tatuba-tuba nga ginagamit ini panggagtang ra ay syempre ungawa siguro ka tayo sa pag sabi kan dahil mananam ko no kan on do bunga at only one time kaya sa purok dos may mga magbugak pani nagkaon man ay mananaman sobra pa ko sa mani ay anay pilang oras ito sa tatanan puto sa ospital mas mayad yang ani katorong jet ay ginsuka ko no yung kinaon ito mga biktima so wa siguro nag naghalo ito sa nang tiandro nga kinaon ag makaron hay nakarecover mata
rong mga tatlotan ka mga magmalanghod nga makaroon na presente ginabugong sa Dr. Rafael Tumbukon Memorial Hospital. Mga balitaan, magaling sa Calvo Police Station, nagini siyang report, magaling sa Dr. Rafael Tumbukon Memorial Hospital. Sa gapon, para sa dokumentaryo, ako masajet sa lonsa ng radio, tulaklan ng bagong radio ng bayan. Basta balitang pulis, Tumbukon Kaisaran, Tumbukon Kaisaran, kay True-Blooded Katodo, Jess San Lonzo. Radio Todo, live report, report. Thank you very much, Katodong Jess sa Alonso Live sa Calibo Police Station. Ba, masubo-subo ka insidente. Dahil natabo kabi sa Barangay Estancia Consin, sangka 25 anyos dong biktima at pagpamaril. Agro masubo, ha? Binawian ko ng hilaw nga, ha? Binawian ko ng kabuhi. Bakod ko rin 14 ka mga tama, ha? It bala sa nagakasari-sari nga parte ko ng agawas halin sa ginasugid kalibre 45 armas kaging gamit. Ito pa ma-identify nga suspect. Samtang padayon investigasyon kung ano motibo, itry ka nga kaso itpag patay arang pagpamaril sa barangay istansya KBI kung sino biktima ginkila kay Gisto ni Assister. Liso kita sa pekalit niya naka-standby man katodong John Cabicilla Jr. alin sa Provincial Hospital. Insidente, aksidente, mga balitang makatotohanan, makatotohanan, sa loob at labas ng aklan, di panalampasin, nalampasin, ni True-Blooded Katodo, Jun Cabicilla. Jun Cabicilla. Radyo Todo, live report, report. Mga biktima at insidente, aksidente nga nakakonfine sa Dr. Rafael Tumbukon Memorial Hospital, kwe John. Okay, mga nagapanguna, mga balita, halin iya sa Maya Provincial Hospital, sangka 23 anyos nga tinuga, na aksidente sa motorsiklo, confined sa Maya Provincial Hospital. Robic de Macronjit, si Jonathan Bira, 23 anyos sa edad, ita barangay Morales sa Banua, it Baliti. Kahapon, abig, katulong gitra, mga lasays, ita kahapon anon, halin tasandara sa Maya Barangay Kabugaw sa may Banua, it Batan, gapauli o tasanda katulong gitra, sakay sandang motorsiklo, anang kaangkas abing rang si Edmar Marcelino pagabutan na katunggit ro na sa may Merkulisan sa may kurbada nga porsyon kuno katunggit ay marasi gabira nang dalagan kara ay gulpit nang slide rang motorsiklo nga kasuen di karon natutunan sana pag aksidente kasuen ra yung biktima nga rang si Jonathan Biray ay nakaagom itlastro ra katunggit sa anang may uyahon nakita natuk ina to ay may bindag itatanan katunggit ro uyahon ra anang kita ko nusnus kuno sa dahon ro na aga babo tara nang gasgas kara sa saring parte ko nang kalawasan. Nga makaroon tayo nga biktima nga ra nga si Jonathan Biray ay under observation ina sa may surgical ward at Dr. Rafael Tumbukon Memorial Hospital. Samantala ra nang kaangkas nga ra nga si Edmar Marcelino Katunggit, imo mga gabantero na kana nga ra, ay wa mataplastor na Katunggit, ay malang ro driver nga ra nga si Jonathan Biray, ro abo tralastor ka ra sa ana nga kalawasan. Dahil nga kaso ita aksidente, ay na makaroon gina-investigahan ita Baliti Police Station. Sa pihak nga bahayan Katunggit, sangka 22 anyos nga tinuga, aksidente man na disgrasya sa motorsiklo kung pain man sa may provincial hospital. Robiktima si Justin Biray, 22 anyos sa edad. Ita barangay poblasyon sa may Banua, ita Libakaw. Mga last 3, ita punanon katulong jet, imawabira ay nagabiyahe, tara katulong jet, ita motorsiklo ina sa may Banua at Libakaw. Raya katulong jet, raya mga habal-habal, raya mga motor nga single nga rang, nagabiyahe ito sa mga kabukiran nga ito sa Banua at Libakaw. Ngayon mo nga ni halin nyo tayo dito kung mo sa may barangay Ortiga, pauli tayo mo rin sa may barangay poblasyon. Pagpaubos sa meron na katunggit sa may lapit sa Banuang Ras, may munsipyo nga kilid garoon katunggit nga karasadahon. Ay patalimbuso na bira, paubos, aga marasig na ng dalagan nga kung siin wala makontrol na nga motorsiklo. Ag imaurahay bumalis ka na katunggit, ay marasig na dalagan na kara. Ay bumalis ka di mo katunggit, yung siin nakagom itlas na si Justin Biray. Saan nga uyahon katunggit, ang imora ay basagit na anak katunggit nga panga. Kusin ra anak nga tanan nga ngipon kara sa idalom na itong panga nga katunggit. Ubus na kaltal ra nang ngipon kara. Dahil kabaspo gitra anak nga pagkatumba, aga nanusnus na gitra nga uyahon. Nakita bin ato kinay mo sa may surgical katunggit ra. Agi na may bindar anak ra nga imora. Under operation pa makaroon si Justin Biray nga ra. Ina sa may surgical ward it, Dr. Rafael Tumbukon Memorial Hospital. Rayang kaso gyapon ka tulgit, inaman sa paginakop it aton nga traffic section it Libakaw Police Station. Sa pihak pagit nga bahin ka tulgit, sangka hacking incident, araw naglunta din na sa may Banua it naman siya. Robik tema ka na ka tulgit, kaya si Girandi Dalmasio, si itong anyo it barangay Mercedes sa Banua at Madarag. Imo abik ka tulgit ra, mga alas 11 it ka gabihon.
Imara katugyet isa ka security guard imara et si Labers no nakatugyet sa may na dikaron sa may anuman siya sa may si Labers na imo tra security guard imara katugyet may may daywa ko no ka customer ka nga kunsiin ay ginatawag la kanero security nga nga wa ta kuno sa nagbayad ka nang ininumra Nyor. Daywa nga ra si Labers do pangaganit ta video kihan pero iya sa ganas oy nasa may lanas karon ina magayo magayo sa bye-bye sa may lanas ra katugyet ina padturet do yung makato aga habang nga security mo ra higin gin nambal imo ra katulong yet security nga ra et anda nga waiter una nga kung pwede haya abangan anay ra nga mga customer na nga ra ay wa pa kabahid ka nang ininom katulong yet ra aga habang anak kung kumprunta ra nga ra nga sambilog ka ra nga customer anda ro sambilog ka nang kaibahan katulong yet ra madto sa anda nga service nga tricycle dahil mga hilong unda aga wa ta ka side katulong yet ra security nga ra bumult imo sanduko ra aga anak ang nilabo ra yung security guard nga si Jang Nide Dalmas yung ang din. Rana ka rang last draw katong jet ay inigo timo sa anang ulo ra. Ag makaroon ra yung biktima katong jet ina makaroon. Do problema abi sa ra yung nga establishmento, magayo sa kabias, nan magayo sa police station. Roger, pero mama pa kuno andang nilagsan si yung mga suspek ra dali makon ni puno kana ko ni mao. Ada security guard ka makon di ba makon may service firearm ka, may na man sir nakapas panta mata ko ni mo ra katong jet. Galing nga nagdalagan og daywang ra ka suspitsado ko to jet. Ang nagnilagsan pat sandara ako siya nadakpan mga nikunura mga suspek na dahil makaroon nakahunong sa lakap sel at anuman siya police station. Raya biktima makaroon ko to jet ina makaroon nakakonfine agarong sa servisyon under operation pagid sa may surgical ward at Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital. Sa pihak pagid nga bahay niya katungjit sang kastabing incident man nagluntad sa may Candelaria, New Washington. Rubiktima ka si Ryan Villorente, 25 anos sa edad. Lurita Barangay Candelaria sa Banuat, New Washington. Kahapon ra katulungjit, mga alas 3 ikakatunanon ra kahapon. Nagainuman sa sandara sa may Minabi Kunos, may Candelaria nga ra. Ay tayo bunya guno, kay bahan mo, binatidik ra, gindungan ba katulungjit. Agabang ina sa kasagsagan, itinuman na mga alas 3 kahapon nga ra. Raya nga ra nga suspika si Douglas Parse. Ay nakainuminom ra, mga hilong sandara. Nag-discuss ng daywa ni Ryan ni Rabilio Rinte. Huwag takas kusuko. Si Ryan nga rahay bumulta at kutsilyo Ryan nga rahay si Douglas Parse. Aganat ang hinandos kasi Ryan si Ryan Bilurinte katunggit. Ginigo sa may anang akyan, sa may dikaragit ang katunggit, sa may aton niya suluk-sulukan niya ra. Ginagitarang tama ka ra sa katamat pagbunok mo lang ra. Galing na makaroon, madalong ra ng tamat pagbunok ra. Makaroon dahil nga biktima nga si Ryan na Bilurinte. Ay under operation, nag-under observation, magyapo ni Mao, sa may surgical ward, Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital. Rususpik ka nga si Douglas Parsing Tungjit ay nadakpan matakunura at makatapo at New Washington Police Station. Sa pihak pagid nga bahayin ka Tungjit, sangka hacking incident magyapon, naguntad sa may banga, sa may banga na Tungjit. Rubiktima si Dinis Datuon, 19 anos sa edad, at manggan banga katungjit. Ang mga alas 9 kung kabiira katungjit, halin ta sandara sa katuwas kamaligan katungjit, aga pauli ta sandara sa may inas may manggan, aga abang gagawin na bakpas na karsdown na sa may kamaligan ito yet. Naubusan sa gasolina ra. Randang motor nga nasakyan ito yet. Kasiin, nagbulbaktas ng daywarayo. Masiguro ito sa may gabi-gabi yun. Agawasan na mabaklan ng gasolina ro na sa may barangay kamaligan dahil mga bukit-bukit yung porsyon na ron. Agin bagtas ng randang motor nga ra. Kasiin, wala talaga sa kasukusuko ra. May isang kasuspitsado nga ra. Nga lumapit akanda ra may dalang sanduko. Agrayan nga ra si Dinis sa datuon nga ra katunog yet. Nilabo timo ra. Nilabo timo at suspit nga ra. Wala na makilala. Kasiin ro, biktima ra katunog yet. Na inigo tra it paggabo sa ana nga ulo sa likod nga porsyon kanang ulo ag nilabo pag inimat uman inigo uman imo sa may likod nga porsyon nga tugit katulungjit pero sigin raya nga rang biktima si Dinis Datuon nga tugit ina makaroon na ko-confine sa may ICU ward intensive care unit at aton nga provincial hospital dahil imo ra katulungjit haya abot ang dugo kara nakaabot na nakagwa ka nang lawas dahil malagko tra na karang tamat paggabo nga makaroon na yung suspect maroon nagakinanglan nagistud na interview to kinaraanak rang nanay ay nagani bago gila gumawa arandang ako nya ginakinanglan sa tatlo ka bag kadugo ang nagapangayt buli gidra na ginikanay gawa gina kuno sanat iba kalit dugo kra tatlo gitabi ka bag gara katong git nya kinanglan nga dugo doktor na para maopirahan ra yang aranga biktima si Dinis Datuon dahil ra anak ra delikado terlagay na kara sa anang pagtamat paglabo ra yang suspect nga wala na makilala ina sa may kamaligan nga ra nga makaroon si inay ginausoy man ita batan PNP ra yang suspect ag makaroon raya nga biktima si Dinis Datuon ay under observation ina sa may surgery sa may ICU ward at Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital. Sa pangwain na itong shooting incident katong jet, ay aton nito ginuusin kina ina ako naman sa may morgue. Pag-uusin ato sa morgue nga nga si Gistuni assistir nga ay huwag naging bulit ako na pamilya nga ka ina it mga alas 12.30 ka istorya binato rin na
nagabantay sa may ano ro na sa andang ginabutan patay nga nakadungit. Ay ato nga istorya ra bantay ro na aging bulton pamilya ra mula 12:30 kuno it gagang ra binulit ra lawas nga ra ni Justuni assister. Inbuot po ni Raria. Ni Maro Hydid no tribal sa shooting incident no na sa may barangay Estancia. So para katong gate ra ato mga tipo mga balita halin iya sa may probinsyal hospital bago kita magtakop katong gate ay nagapamatig gid makaon ginaha kwat gid happy listening ra ato nga mga kompare. Former kagawa da Rapi Alcaraz ita barangay Tigayon imaman si Mari Inday ag si Parisami Sumawang aga imaman si Pare Carlos ag isa si ana mga asawa si Marinday Jordan ita barangay Tigayon sa Banua it Kalibo kay ba na pinadaka hapon yung katunggit si former SB member George Kimpo ay nagadto sa katunggit ro na sa maya namatyan kay Toto Chris nga tatay nagduaw masandara aga naglistorya kami kara ay nagapamati sa atong programa kadagahon ngani ato mo sa nagreat happy happy listening gid kinyo tanan-tanan na. Okay, super katulungit. Rahir ato mga tipo mga balita. Halin iya sa May Provincial Hospital para sa todo komentaryo. Ako man si Katulong John Cabisilla ng Radyo Todo Aklan, ang bagong radyo ng bayan. Incident, aksidente, mga balitang makatotohanan. Makatotohanan sa loob at labas ng aklan. Di panalampasin. Ni True Blooded Katodo, John Cabisilla. John Cabisilla. Radyo Todo Live Report. Report. Thank you very much Katodong John Cabisilla Jr. Balitaan Lokal alin sa Dr. Rafael Estombocon Memorial Hospital. Bukot man namin nga gabi rong gabi kahapon. Makon mo mga kaso nga ra pilang bilog nga kaso at pagpanggabo, may kaso at pagpamuno, may kaso at pagpangbaril kunsin. Sambilog gani, saray ang madugon ng mga insidente. Dong, dito na rival sa Dr. Rafael Estombocon Memorial Hospital. Dito ang biktima at pagpamaril. Samtang critical man rin ang biktima at pagpangabo sa barangay Kamaligan. Ha? Ano natabo kabi sa probinsya na klan, pamanit mabo ng mga kaso nga ra, it madugon ng mga insidente. Alasay 52 oras sa Pilipinas. Sino naka-standby? Katodong Rinald? Agang-agang pa rin niya, Dani. Katodong Rinald Banjola. By the way, ara na? Ha? May reaction? Sa line 1, good morning. Good morning, Dad. Good morning to Dad. Yes, among barangay, nagsigabong. So, yes. Good morning, Dad. Nagkasigabong yun rin ang radyo sa among barangay Tigayon. Thank you, thank you. Kapas ko gutato. Ay, good morning mo lang ko sa ato mga palangga, pamati. Thank you very much, Dad. Sa. Salamat to. Salamat, good morning. Si, ginaubun si Daddy Bert Tabasa sa mga taga barangay Tigayon. Una sa nang mansyon. Ag sa nang mansyon man sa Kalibo. May ta si Daddy Bert nga rega. Ha? Balik-balik at Amerika, Pilipinas na. Ah, matsanaga agto at emora sa Manila ag Kalibo. Wow, good morning Daddy Bert. Basta by the way, makaon nga adlaw dong katapusan nga adlaw ita dayang ongoing makaron nga mass vaccination para sa mga inunga 5 years old pa naba. Sa tipdas mga kasimanwa. Bakod diyan iko ray nga nagatinaas kan nga mga kaso tipdas ay nagtagana arong departamento at Capagros do DOH. Ita mas vaccination. Ag makaron nga Lunes, dong last day, ita vaccination sa Oyo Torong, una sa MAP office, sa Purok 2 sila Serna, sa Daycare Center, sa Purok 3 sila Serna, sa Basketball Court, sa Purok 4 sila Serna, sa Villanueva Residence, ag sa Purok 5 sa IGMA Residence. Samtang sa Pizza 12 Friday ro vaccination ay pagkahimuon sa Purok 1 sila Serna ag Purok 2 sila Serna sa Purok 6 sila Serna El Barrio Street Goding Ramos Street Agarch Bishop Prey Street. Good morning, boss. The location, High Pastrana Park, Mushroom Grandstand. Importante ra, one whole mantra, it's September, nga
mass vaccination itipdas. Bakod yan ikaw grabe nga pagtinaas, ita kaso tipdas sa Bilog ng Pilipinas. Sakan, dong dinggi, umabot yun ni sobra, 900. Ah, recorded nga biktima from January to last week 8 August mga kasimanwa. Sa bilog man sa makahagawag, nga masakit, nga padayon nga nagatinaas, iya sa probinsya Taklan. E ato galing tawat ligwa kara, dong Department of Health, especially, doon nga Provincial Health Office. Pamanita yearly, imbis ga naganaba, padayon nga nagatinaas, rung mga kaso nga dinggi sa probinsya Taklan. Sige man dong information dissemination, itatun nga Provincial Health Office. Pero, dong cases of dinggi, sa Aklan from January 1 to August 12 this year, as monitored by Provincial Health Office, ay nag-increase it, 47.91%. Dong latest record, nga gin-release it Provincial Health Office, nagapakita, nga sa nasambit nga period, umabot na sa 815 nga mga kanon dong nagkasakit it dinggi. Last year, sa kaparehong period, 551 cases yang dong recorded. Kalibo, nagapabilin gihapon nga may pinakamataas nga kaso it dinggi, may 188. Ginsundan it malay, 11, banga 76. Wow. Pero naman siya, may 56 man, New Washington 46, Tangalan 41, Altabas 38, Makato 36, Libacao Madalag 29, Nabas 28, Ibahay 26, Balete 21, Marinao 20, Batan 17, Leso 16, Agburuanga Siam. Dati ro Burwanga nga ra, zero ra. Last year warat kaso dengue makaron Siam mundong recorded mga kababayan it Burwanga nga na biktima it dengue. So atong ginapa uman-uman gid sa aton nga mga kasimanwa sa Aklan nga padayon gid rong pagpanglimpyo sigurohon nga rong stagnant nga mga tubi hay mabuol agud indi matiniran it namok nga may daga nga dengue. Saray nga ra nga record it Provincial Health Office kaibahan kara si General Manager Jonathan Idol Cabrera sa 800 plus nga nang biktima ay sambilog imaw kara sa mga biktima it dengue. Kapin sa Boracay ay permi nga hindi maduwaan ita tubig do karsada maabo nga mga area sa Boracay nga may tubig swampy o wetland ay sigurado gid nga abo kaso dengue. Ani sa malay sa numero nga tot malay nga kaso pinakamaabo kato naghalin sa isla it Boracay. Iya sa kalibo sa gihapon dong may pinakamabaho nga numero hay Andagaw ag barangay poblasyon. Ro mga tiklip populated area tagmaabo nga mga populasyon nga mga kabarangayan hay imaoro kagabanan iya nagahalin do mga biktima man it dengue. So dapat padayon nung pagpanglimpyo sa aton nga palibot make sure ro mga tubi nga ron nga huwag nagamita nga stagnant man lang sigurohon nga uwa agud wa matistaran rong namok nga may bitbit nga dengue. Ag tao ko naman ita sige man education na campaign sige man padumdum itaton nga taga Department of Health, taga Provincial Health Office, hay konsin sigidas ro information dissemination ba imaw man naginabo ro dengue sa probinsya Taklan. Iba nga mga topikong wa namon mabot bantayan sa iba namon nga mga news and public affairs program. Sa technical side ka partner katodong Boboy Daboy Playboy Plasyo. Sa nga ni katodong Jess Alonso. Katodong John Cabisilla Jr.
Tangagan siyempre, common nga General Manager, Katunog Jonathan Idol Cabrera, sa Biloga Pwersa.